Good afternoon. This is a special coverage of the coronavirus crisis using the combined forces of News 5 and Signal TV's One News, Radio 5, and 1PH. Sa kabila po ng enhanced community quarantine, namamalimos na ang ilang residente ng Bulacan dala ng kakulangan daw ng ayuda mula po sa gobyerno. Ang ilan sa kanila, mga senior citizens pa. Para po sa detalye ng babalita live mula sa Bulacan, si Jenny Dawn. Jenny, kamusta ang sitwasyon dyan? Ed, nagawi nga tayo sa bahagi ng Barangay Santo Cristo dito sa San Jose del Monte, Bulacan. At nakita natin yung ilang residente na imbis na pairalin yung home quarantine, ay di sila natili doon sa loob ng kanilang bahay. Anya, aanhin daw nila yung pananatili doon sa loob ng kanilang bahay kung kumakalam naman ang kanilang sikmura. Isa nga sa mga naabutan natin sa kalsada na namamalimos, si Lola Eunicia, 68 years old, at nakikipagpatintero sa mga dumaraang motorista sa kalsadang ito sa labas lamang ng kanyang tinitirhan. Bit-bit ang tabo, pinapara ni Lola kasama ang kanyang mga kapitbahay ang mga dumaraang sasakyan. Naiyak pa nga si Lola dahil aminadong delikado ang ginagawang pamamalimos, pero ang katwiran niya, gutom na raw siya. Kulang na kulang daw ang 3 kilong bigas, 3 sardinas, 3 noodles na inaabot ng tulong ng kanilang barangay sa halos isang buwang pinairal na enhanced community quarantine ng gobyerno. Wala na rin daw siyang pambili ng gamot, kaya kailangan din nila ng tulong pinansyal. Aminado naman ang mga opisyal ng barangay, kulang talaga sila sa pondo. Pero pinipilit daw nilang mabigyan ang mga residente, lalo na yung mga walang hanap buhay tulad ng mga indigent at mga senior citizen. Sa katotohanan, may panawagan sila sa national government. Yung pinaka-indigent po muna kasi ang inano natin, ano po, although siyempre lahat po yan dapat na mabigyan, kaya lang po, meron po tayong tinatawag na priority, hindi po ba? Kasi po, unang-una, kulang po yung pondo. Sana nga po, maibigay din po ng national po yung kanano, ayuda. Kasi po, ang barangay level po, kung hanggang saan lang po ang resources. So, humihingi rin po sana tayo ng talagang yung tulong po doon sa taas na tulungan po yung mga barangay. Kasi ang barangay po ang dahil sila po yung direct doon sa mga constituents, napakalit lang po ng pondo. Ed, sa ngayon ay nakaabang ang mga tauhan ng Barangay Santo Cristo dito sa tulong na inaalok ng DOLE at ng DSW. Sa katunayan, kahapon ay nakipag-ugnayan na sila doon sa mga naturang ahensya. Ed. Okay, Boka, we're now going into week 3 of the quarantine. So, mga 2 linggo pa yan bago matapos tong quarantine, na assuming na hindi ma-extend. Anong balita kung madadagdagan ba yung binibigay sa kanilang whether pondo o pagkain o wala? Wala silang maasahan? Nakausap nga natin yung mga opisyal ng Barangay Santo Cristo, and kung sila daw yung tatanungin kung pondo o pagkain na relief operation na ipamimigay, talagang sagad na sila. Dahil nga dito pa lang sa Barangay Santo Cristo, 49,000 na yung kanilang residente. So yung pondo ng barangay hindi na talaga kakayanin. So hindi nilang masagot kung magbibigay pa ba sila ng panibago o karagdagang relief goods doon sa mga residente. Kaya humingi na rin sila ng tulong sa LGU. Although yung LGU naman ay simula noong last week ay nagbigay na rin ng tulong doon sa mga residente dito sa Bulacan. Pero ang hinihintay nila talaga, Ed, is yung tulong from the national government, dahil sa id na sila pag pondo yung pag-uusapan. Dahil hindi lamang relief goods kasi yung pinag-uusapan na hinihingi dito ng mga residente, maging yung tulong pinansyal, Ed. Okay, maraming salamat, Jenny Dawn. Lumabas ng kanilang mga bahay ang ilang residente ng Sitio San Roque sa Quezon City para magsagawa ng kilos protesta kahit meron pong enhanced community quarantine. Ang mga pangakong ayuda kasi ng gobyerno hindi raw nakakarating sa kanila. Para sa update ng Action Live, si Gary De Leon. Gary. Edo, mahigit 200 katao ngayon lumabas sa kanilang mga bahay dito sa Sitio San Roque para magsagawa ng rally sa EDSA dito sa Vertis North. Naguguto na raw kasi sila at mula raw nang ipatupad ang enhanced community quarantine, hindi pa sila nabibigyan ng pagkain ng barangay. May hawak na nagsisigaw sa kalsada ang ilan at nag-ingay gamit ang kaldero. Panawagan nila, saklaloan daw sila ni Mayor Belmonte na bigyan din sila ng pagkain at huwag piliin ang binibigyan ng LGU.
Agad naman rumusponde ang mga pulis at binigyan sila ng 10 minuto para magprograma. Matapos nito, sapalitan na silang inalis dahil magkakadikit at walang social distancing. Pero imbis na tumugon, nagmatigas ang mga realista, kaya nagdesisyon na ang mga pulis na damputin na sila. Nagkaroon ng takbuhan, tulakan, dahil sa takot ng ilan na mahulihin ng mga pulis. Bumalik na sa kanila mga bayang ilang realistas na ilang metro lang ang layo sa Vertis North, habang iba tuluyan namang naaresto ng mga pulis. Ayon naman sa Quezon City Police District, sasampahan nila na kaupulang kaso ang mga nagsagawa ng protesta. Bok, sa ngayon, 21 yung naaresto at nasampahan na sila ng kaso. Panawagan ng PNP, manatili pa rin sa mga bahay nila dahil kapag nagsagawa uli sila ng rally sa mga lugar, kagaya nito o sa ibang mga lugar sa Metro Manila, huhulihin pa rin sila ng PNP at kakasuhan pa rin sila sa paglabag sa Bayanihan Act. Ed. Gary, ibig mong sabihin, tutuluyan ng pulisya itong 21 taong nahuli, eh ginugutom itong mga to. Tama ka Ed, eh tinuluyan. Kanina pumunta tayo ng Camp Karingal, pinuntahan natin sila. At ayun, tinuluyan na nga ang sampahan ng kaso. Ang sabi nila, nilabag nila yung protocol sa social distancing plus sa paglaban nila sa mga sila ng 10 minuto para lisanin yung lugar matapos nila magprograma. Pero nagmatigas at kaya ayun, maximum tolerance, hinulinan sila at ngayon ay nasampahan na nga ng kaso. Ed. Okay, maraming salamat Gary De Leon. And that's the latest on the enhanced and expanded community quarantine in Luzon. For more updates, follow News 5, The Philippine Star, and Business World Online. I'm Ed Lingao. We are One News.